wanna be happy, happy tonight. Welcome back to our YouTube channel. For today's video, we will be answering some commonly asked questions to one of my controversial na video natin right now, which is yung mixture of calamansi and brown sugar. Ayan, without a chuchu pa more, let's proceed to the questions. So, para sa ating unang question, ilang beses natin gagawin sa loob ng isang araw? No, anak. Yan, oh, kita yung ano mo sa labi. Sit down na, sit down. Pwede po natin siya gawin once or twice a day. Pwede sa umaga and isa sa gabi. Depende po yan sa atin kung ano po yung gusto natin, kung alin yung mas prefer natin. Pwede din natin siyang gawin sa gabi lang, or pwede din naman natin gawin sa umaga lang, and pwede natin siyang gawin pareho sa umaga and sa gabi. Once or twice a day po, pwede siyang gamitin. For the second question natin, araw-araw ba natin siya nagagawin? Yes po, pwede po natin siyang gawin araw-araw, or pwede din naman na every other day natin siyang gagawin. Pwede ba itong gamitin sa 10 years old, 11 years old, 12 years old, 13, 14 years old? Yes, pwedeng-pwede po. Kasi ginagamit ko din po yan sa aking baby. And for me, wala naman tayong makikitang side effect dyan. Kasi ano naman siya, mga naturals naman yung mga ingredients natin. Wala naman tayong mga chemical na inilagay. So, pwedeng-pwede siya. And ginagamit ko yan sa baby ko. And fourth question, ito yung pinakang marami yatang tanong na nakalagay dun sa ating comment section. Pwede ba tayong gumamit ng white sugar instead of brown? Dito, malilinawan na lahat ng ating mga tanungan and paniniwala about sa brown sugar. Kasi ever since naman talaga na nagagawa na ako ng mga DIYs na ganito, kahit nung hindi pa ako nagagawa ng video, hindi pa ako nag-YouTube, brown sugar talaga yung ginagamit ko. Kasi, di ba, ang paniniwala natin is mas masustansya, mas maraming nutrients tayo nakukuha sa brown sugar. Pero, yun, upon researching, dun ko lang nalaman na kung ano ba yung difference between the two bukod sa kanilang mga kulay. Nakalagay doon na wala silang pagkakaiba pagdating sa makukuha nating mga nutrients sa sugar and sa white. And, kaya lang naman nagiging darker, di ba meron din tayong paniniwala na the darker the sugar is, mas masustansya siya. Kasi yun pala is, ibig sabihin, less refined siya. Hindi pa natatanggal yung mga molasses na nandoon, na nakakapit doon sa sugar. Siyempre, yung mas lighter yung color niya, mas less na yung molasses na content niya. Pero, pagdating naman sa nutrients na makukuha natin dun sa sugar, wala siyang pagkakaiba sa white. Hindi ibig sabihin na dahil brown sugar to, mas marami and mas masustansya siya than the white sugar. So, ibig sabihin, pwedeng-pwede din pala natin gamitin yung white sugar. So, nung nag-research ako, dun ko lang din nalaman na pwede pala. And yung paniniwala natin na yun na matagal na, ay dun lang din nagkaroon ng linaw sa akin. Next question, pag gumamit ba tayo ng treatment na to, pwede ba tayong magbabad sa arawan o masikatan ng araw? Kung masikatan lang ng araw, pwede naman. Pero ang hindi kasi pwede is yung magbabad tayo sa arawan. Kahit hindi ito yung treatment na gagamitin mo, kahit anong treatment, natural man yan or hindi, syempre hindi pa rin natin pwedeng, hindi pa rin tayo pwedeng magpakababad-babad sa araw. Kasi lalo na pagka 10 a.m. to 3 p.m. ng mga oras na ganun, kasi sobrang damaging na yung ano, yung sikat ng araw pag mga ganung oras. Pwede naman tayong magpaaraw, pero hindi yung as in pakababad-babad, kasi syempre masusunog yung skin natin kahit ano yung gamitin natin na treatment.
And kahit gumamit tayo ng sunblock or sunscreen, hindi pa rin tayo pwedeng magpakababad-babad sa araw dahil syempre nga, na-damage nga lalo yung skin natin, especially pag may ginagamit tayo mga treatment para sa ating skin. And itong next na tanong siguro para sa lahat to ng mga mga sinishare ko ng mga treatment sa ating scars. Matatanggal pa ba yung scars? Yung sagot dyan sa tanong na yan is magdedepende po yan sa uri ng scars na meron tayo. Meron pong mga scars na natatanggal, meron ding mga scars na hindi na matatanggal. Ang magagawa natin doon is mapapa-fade natin sila, magiging less visible sila. Pero andyan dyan pa rin sila, hindi sila mawawala. That's why sobrang importante na alam natin kung ano yung type ng scars na meron tayo para yung treatment na gagawin natin o gagamitin natin is tama. And para mas maging effective. Yun na naman, naingit na naman siya sa aking makeup. Siyempre, the older the scars na meron tayo, mas mahirap siyang i-treat and mas mahaba yung process ng pag-treat na gagawin natin. So, yan, kailangan talaga dyan number one is yung patience natin, yung consistency natin, yung dedication natin na gusto talaga nating matanggal yung mga scars natin. Ako kasi nag-treat ako, hindi naman basta-basta na nawala na lang. Maraming araw, maraming beses ako na nag-treat and mahabang process yung ginawa ko para mapa-fade, matanggal yung iba ko mga scars. Meron pa akong mga scars ngayon pero hindi na nga lang siya halata. Pero pag sa personal and tititigan mo, meron pa, nandiyan pa sila. Yun nga lang, less visible na sila. Hindi na sila yung ganun na, na kapansinin. Unlike before na, as in, lilingon ka talaga dahil sa mga scars ko pag napadaan ako dyan sa harapan mo. Next na tanong is, effective po ba? Kagaya mo, kagaya nyo na nagtatanong, sa treatment na to or sa iba pa mga treatment na shinare ko, kung effective ba talaga yung ito yung natural na treatment natin for our scars and sa pampaputi ng skin natin. Siyempre ako, dati bago ko siya itry, bago ko siya gamitin, nagtanong din ako, hindi lang isang beses, maraming beses sa sarili ko kung effective ba siya. Pero hindi kasi natin makikita yung effectivity ng isang treatment o ng kahit na anong pamang product kung hindi natin siya susukan. Kung hanggang dun lang tayo sa tanong na effective ba and then wala na tayong action na gagawin. Siyempre, nasa sa atin yan. Kahit naman sabihin ko na effective kung hindi naman patunayan and hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, siyempre, hindi mo papatunayan na effective talaga siya. So, pwede po nating itry itong treatment for 2 weeks, ayan, para makakita tayo ng result sa ating skin. And, maaaring mabilis nating makita o mabagal nating makita yung result sa skin natin. Depending din yan sa type ng ating balat. And dahil nga natural yung ginagamit natin na pang-treat sa ating skin, sa ating mga scars, syempre, it will take time bago natin talaga makita yung bonggang effect sa skin natin. Eh, kaya nga, palagi kong sinasabi na tiyagaan talaga pag magti-treat ng skin natin. Syempre, kung gusto mo talaga na mawala yung skin mo, na natural yung gagamitin mo, yan, kailangan mong magkaroon ng pasensya, mahabang-mahabang pasensya dahil hindi biro yung pag-treat natin ng scars natin. Mahabang-mahabang process yan. And kailangan pag gagawin mo to, gusto mo talaga siyang gawin. Hindi yung, syempre, dadating yung point na mapapagod ka. Gagawin mo siya ngayon, and then kinabukasan hindi na dahil tinatamad ka na, pagod ka na, ayaw mo na. So, hindi mo makikita, wala ka talaga makikita ng result pagka ganun. And natural man or hindi, ang gagamitin natin na pang-treat sa scars natin, kailangan talaga natin yung tiyagaan. Kailangan consistency tayo sa paggamit. Kahit naman yung mga over-the-counter na mga scars solution, diba, bago tayo makakita ng result, 2 months, ganyan, up to 6 months hanggang umaabot pa nga ng taon. Depende sa uri din ng scars na iti-treat natin. And syempre, mapapatunayan po natin na effective ang isang treatment o product pag nagamit na natin. Hindi lang yung iisang beses, dadalawang beses. Syempre, medyo pag ginagamit mo na siya,
for a while. Bago tayo magpatuloy sa ating next question, shout out muna tayo kay Renald Arculio ba o Arculo. And for our next question, bakit sugar? Para saan yung sugar? Bakit sugar yung imimix natin dun kay Calamansi? Bakit hindi na lang asin, di ba? So, bukod kay Calamansi kasi, alam naman natin na yung property ni Calamansi ay isa siyang natural bleaching agent. Ayan, hindi na natin siya kailang explain kasi kilala na siya sa pagpapaputi ng skin natin. So, itong sugar, nakaka-help kasi siya na maging smoother yung skin natin and nakakapagbigay siya ng youthful glow sa skin natin. Meron din tong antibacterial properties and glycolic acid na nakaka-help na ma-maintain yung skin natin na maging healthy and radiant. And ang glycolic acid na present dito sa sugar is known to make our skin fairer and nakaka-help din siya para makontrol yung melanin formation sa ating skin. And ang application ng sugar sa ating skin ay nakaka-help para ma-lighten and syempre ma-diminish yung mga scars natin. So ayan, I hope na nasagot ko yung mga madalas ninyong mga tanong and kung meron pa kayong mga questions na hindi ko pa nasagot, just comment down below. If you have any suggestions po na gusto niyo pang makita sa aking channel, just comment down below. And kung meron kayong mga ginamit na treatment o ginawa sa skin ninyo na umi-effect and naging good yung effect sa inyo, sa scars ninyo, sa skin ninyo na gusto nyo i-share, just comment down below din and gagawa natin yan ng video. Stay beautiful and kita kits on our next video. Bye! Daming kiss!